na sobrang hirap kasi wala talaga manunood. Pero na lang kung ang content mo is ganun, talagang may manunood sa'yo. Hindi ko na malaya na isang taon na pala itong ating YouTube channel, at sa video nga natin ngayon i-share ko yung aking isang taong experience sa pagiging isang motovlogger or paggawa ng contents dito sa ating YouTube channel. So ginawa ko ang ating YouTube channel March 7, 2023, so halos isang taon at mag-iisang buwan na. Gusto ko sanang gamitin tong video na to para magpasalamat especially sa asawa ko na laging nakasuporta, at siya din talaga yung pumilit sa akin na mag-motovlog ako. Special mention din pala sa tropa ko si Kids, yan best friend ko. Siya yung pangalawang nag-subscribe sa King Editors natin na channel. Yan, maraming salamat sa iyo tol. At sa circle of friends ko dito, mga kapitbahay ko dito sa Deparo or sa Liano. At gusto ko rin pasalamatan yung mga dati kong mga nakatrabaho na nag-subscribe sa akin. Ayan, maraming salamat sa inyo. So speaking of dating katrabaho, so nakipagkita pala ako nung nakarang araw dito sa dati kong katrabaho na si Ted. So ayan, shoutout sa iyo tol. So itong si Ted, subscriber ko na yan nung below 100 subscriber pa lang ako. So since magkalapit lang naman kami ng office nila Ted, so inaya ko siya magkape, syempre kwentuhan, yan, mga masasayang kwentuhan, usapang motor, mga ganyan. At saka mga achievement na mga nakuha namin simula nung hindi na kami magkatrabaho. So yun yung mga napagkwentuhan namin. So siya ngayon, TL na siya, samantalang ako ito, agent pa rin. Pero masasabi ko naman na yung achievement ko is yung nakuha ko itong aking ZX25R. Kasi ito na talaga yung goal ko eh, na makuha noon pa. Masasabi ko rin na achievement ko itong aking YouTube channel kasi napamonetize ko siya after 6 months ng pag-YouTube ko. Masasabi ko rin na hindi talaga ganun kadaling gumawa ng content dito sa YouTube kasi kailangan mo ng consistency at syempre kailangan mo ng strong mindset. Paano masabi? Kasi nung ginawa ko itong aking YouTube channel, talagang decided ako na kailangan mag-upload ako ng aking content dito sa YouTube kada linggo or 7 days. Kung lalagpas man, siguro days lang after ng isang linggo or pinakamatagal na yung 2 weeks. Susunduin ko muna yung asawa ko dito. So yun, na-pick up ko na yung aking asawa. So balik tayo sa kwento. So yun nga, sobrang mahalaga talaga yung consistency sa pagmo-motovlog or sa paggawa ng contents. So kahit anumang contents yung ginagawa mo, sobrang mahalaga yung consistency. Kasi ang requirements dito sa YouTube ay 1,000 subscribers at 4,000 na watch hours. So biruin mo, 4,000 oras ang kailangan mong tapusin sa loob ng 365 days or 1 year. Kasi kung hindi, possible yata na ma-reset yung watch hours mo. Kailangan mo uli kumpletuhin yung watch hours na 4K sa loob ng isang taon. So kailangan talaga consistent kang nag-upload. Kasi wala mangyayari sa'yo kung once every 1 month or once every 2 months ka nag-upload. Kaya nung nag-start ako mag-motovlog, talagang decided ako na ituloy-tuloy or mag-upload every 7 days. Kailangan mo rin talaga ng strong mindset kasi sa una sobrang hirap kasi wala talaga manunood. Mga 50 lang or 100 lang, yun lang yung manunod sa isa una. Paminsan nga wala pa, 10, 20, ganun lang manunod sa'yo. Pero na lang kung ang content mo is ganun, ganun yung puhunan mo. Talagang puro manyakis lang yung mga manunod sa'yo. Talagang may manunod sa'yo. So paano yung mga kagaya namin na wala yung maipagmamalaki, diba? Baka pag nag gender reveal ako dito, is unsubscribe nyo ako, may kasama pang report, diba? Ba't nilalabas mo dito? So iba talaga yung hirap kapag ka talagang mag-start ka sa wala. Kasi walang wala naman ako noon eh. Ang motor ko lang noon, Ninja 400.
As in, sobrang mahirap talaga siya sa una kasi wala talagang nanonood sa akin noon. Pero wala akong pake nung mga time na yun eh. Basta focus lang talaga ako sa goal ko. Upload lang ako every 7 days. Kung may manood, okay lang. Kung wala, okay lang din naman. Kaya nasasabi ko na kailangan mo talaga ng strong mindset. Kasi kung mapanghihinaan ka ng loob, kasi wala talaga manonood sa'yo sa una eh. So, hindi mo na magagawa yung every 7 days mo na pinaplano kung masisiraan ka talaga ng loob. Diba? So, kailangan talaga consistent ka. Kasi ako nung mga time na yun, talagang wala akong pake. Kahit walang manood eh. Kasi biruin mo, maggagawa ka ng content, aabutin ka ng ilang oras sa paggawa ng video, tapos i-export mo pa sa GoPro papunta sa cellphone mo, tapos i-edit mo pa. So, gaano katagal i-edit, di ba? So, sobrang time-consuming niya. Tapos, ang ending, walang manunood, di ba? So, ganun kahirap sa una. Pero tignan mo naman, kakatyaga natin kahit papano na gawa natin ma-monetize after 6 months. Yan, congratulations sa atin. So ito, fun fact kay King D Tours. Alam nyo ba na itong in-upload ko na isa na to, itong ZX25R na nireview ko? Alam nyo ba na yan ang isa sa mga pinakamasayang araw sa paggawa ko ng content? Kasi yan yung first time na nakagamit ako ng inline 4 na motor. Alam na alam yan ang mga circle of friends ko, ng asawa ko kung gaano ka-addict sa inline 4 na motor. So alam nyo ba na napakarami kong motovlogger na naka ZX25R na pini-M? We don't care. Let me tell you we don't care. Yung mga time na yan, naghahanap ako ng mga motovlogger na papayag makipag-collab sa akin. Kasi bala ko sana i-review yung ZX25R. So, i-review ko yung ZX25R, tapos i-review naman nila yung Ninja 400 ko. So, ganun yung plano. I think nag-offer pa nga ako ng pera sa ibang mga motovlogger. Kasi syempre, maabala sila, di ba? So, naghanap din talaga ako ng halos kapantay ko ng subscribers at kapantay ko ng views para hindi naman nakakahiya masyado. So, ayun. Unfortunately, hindi tayo nakahanap. I think busy yata sila. Kahit na inoferan ko ng pera, wala, hindi tayo masyadong pinalad. Kaya ang ginawa ko na lang is nagrent ako ng ZX25R. Syempre kailangan nating gumawa ng paraan para magawa yung content na naiisip ko ng mga time na yon. So ang ginawa ko is nagrent ako ng ZX25R, which is ayun nga yung tag 2500 na i-vlog ko yan. Tapos ang ginawa ko is nagawan ko siya ng tatlong content. Yan, ni-review ko, tapos public reaction, tsaka yung binalik ko na yung ZX25R. Bali, shiner ko yung big bike rentals nga. Ayan, part yan sa vlog ko. Kahit di tayo pala rin sa iba, talagang kaya natin gawa ng paraan basta gugustuhin natin. Maniwala man kayo sa hindi guys, yung mga nakikita nyong video sa YouTube channel ko, talagang nanggaling yan lahat sa isip ko. Minsan kailangan talaga natin gawa ng action yung mga naiisip natin. Kasi kung hindi, talagang walang mangyayari sa atin. Tulad ko, dati sa isip-isip ko lang, mag-motovlog ako, bibili ako ng camera, gusto ko i-share hanggang sa makakuha ako ng dream bike ko, mai-vlog ko, para sa memories ba? Para kahit pa paano, may achievement ako na nakuha, diba? Yun talaga yung plano ko, yung document lang ng mga experience hanggang sa makuha ko yung dream bike ko. So ito nga, nakuha ko na at tinutuloy-tuloy ko na kasi hindi naman natatapos yung goal natin eh. So kailangan kong mag-aim ng panibagong goal, which is ito, mas makilala as a motovlogger or as a content creator. Kasi na-reach ko na yung goal ko last year, which is yung ma-monetize dito sa YouTube. So inaasahan ko ma-monetize ako mga 1 year or before 1 year. Pero na-monetize ako in just 6 months, di ba? So medyo mahirap yung process bago ma-monetize. Pero lahat naman yan naaaral eh. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may sinimulan ako isang bagay, gusto ko talaga nag-e-excel ako doon. Inaaral ko paano gumawa ng thumbnail. Yan, yung mga title, tapos mga tamang descriptions, tapos mga tags na nilalagay. Yan, mga ganyan-ganyan. Hanggang sa nagkakaroon na ng views itong mga ginagawa ko. So nakakatuwa na may mga nanunod sa mga gawa ko. Yan, maraming salamat sa inyo. At balik tayo kay Ted. So ito, bonus clip, i-share ko sa inyo yung reaction niya nung binomba niya tong
ZX25R. Ito yung ni-rev niya, yung nakita kami dito sa Dunkin Donut dito sa Mindanao Avenue. Solid yung reaction, di ba? Dati pa kasi talagang addict na kami sa inline 4. Talagang nakukwento ko pa sa kanya yon. Hanggang sa na-influensyahan ko na siya. So masaya din talaga balikan yung mga noon eh, no? So konting advice lang mga tol. So kung may plano man kayong gawin sa buhay nyo, yan, nasa isip nyo. Lahat naman nagsisimula sa isip natin eh. So mas maganda na action na natin. Sa una talaga hindi natin alam gagawin natin, pero along the way habang ginagawa natin yung naisip natin or yung plano natin, unti-unti yan nagiging malinaw eh. Kagaya na itong pag motovlog ko, hindi ko nga alam kung saan ako mag e-edit dati na walang watermark eh, diba? Hanggang sa natuto na lang ako. At isa pang trivia guys, wala akong PC at sa cellphone ko lang lahat ina-upload itong mga videos ko. Yung mga napapanood nyo sa aking YouTube, galing lang yan lahat sa isip ko. Ako lang din gumagawa nyan. Tapos sa cellphone ko lang din talaga yan ina-upload. So unti-unti tayong mag-upgrade. So eto, bumili muna ako ng camera ng Insta360. Diba? So invest-invest lang, one at a time. So sana nag-enjoy kayo sa video natin. So maraming salamat ulit sa mga suporta nyo. So ito, ilalagay ko na lang yung mga shoutouts dito sa ating video to show naman yung aking appreciation sa inyo. So yun, sana na-entertain kayo sa kwento ko at sana kahit papano na-motivate kayo sa kwento ko. Kasi talaga tamad ako eh. Pero kahit natamad ako, di ba, nakuha ko yung goal ko. Iba rin talaga yung plano na ina-actionan, hindi yung puro plano lang.